Kumusta mga Kaupaug TV? Marami sa atin ay may angking talento pagdating sa pagdodrawing, na kung saan ang iba ay nagiging profesyon ito. Sa episode natin ngayon ay papakilala ko sa inyo ang limang illustrator na may kakaibang estilo sa pagdrawing na talagang ikabibilib mo ang angking galing nila. Number 5, Marcello Barenghi. Si Marcello ay isang illustrator at graphic designer na nakabase sa Italy. Siya ay may kahanga-hangang galing sa pagguhit ng mga hyper-realistic drawings. Bata pa lang si Marcello ay hilig niya na talaga ang pagdodrawing, kung saan sa edad na 9 years old ay nagawa niyang kopyahin ang tanyag na painting ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa sa loob ng 3 linggo. Nagtapos siya ng illustration sa School of Applied Arts sa Castello Sforzesco, Milan, at Master's Degree in Architecture sa Politecnico di Milano. Talagang hindi mo may pagkakaila na talentado talaga ang illustrator na ito, dahil kahit anong bagay ay kaya niyang kopyahin. Ultimo mga bote ng soft drinks o balat ng chocolate ay kaya niyang kopyahin na parang makatotohan ng bagay. Isama mo pa ang pagguhit sa kanyang sarili. Number 4, Thomas Romain. Ipinanganak noong 1977 ang French animator na ito na si Thomas, at nakapangasawa ng isang Japanese. Nagsimula siyang makilala noong 2017 dahil sa pagdodrawing niya base sa mga simpleng doodles ng kanyang mga anak, na kung saan ang mga simpleng drawing tulad nito ay kaya niyang pagandahin na parang isang karakter sa isang manga series. Mapapaisip ka na lang talaga sa lawak ng imahinasyon ng kanyang anak. Ang bawat detalye naman ng drawing ay mabusising pinag-iisipan ni Thomas upang hindi maging magkalayo ang itsura nito sa doodle drawing ng kanyang anak. Kasalukuyan silang nakatira sa Japan. Si Thomas ay isang founder at creative director ng studio No Border. Dahil sa hilig niya sa pagdodrawing ng anime, ay nakagawa na siya ng mga anime series tulad ng Code Lyoko at Oban Star Racer. Number 3, Yehuda Devere. Ang pangatlo sa ating listahan ay isang comic artist at character designer, kung saan ay lumilikha ng mga drawing hango sa kanilang sarili at inilalarawan ang araw-araw na buhay niya kasama ang kanyang asawa. Ang married couple na ito na si Yehuda Devere at Tel Aviv ay isang Israeli national at creator ng sikat na webcomics na One of Those Days. Talagang mapapasana all na lang ang mga single sa sweet couple na ito. Hanggang sa pagbubuntis at pagkakaroon ng anak ay inilalarawan pa rin niya ang iba't ibang pangyayari sa kanilang pamumuhay gamit ang pagdodrawing, tulad na lang ng pagpapaligo sa kanilang anak o pagpapalit ng diaper nito. Talagang ma-enjoy mo na lang tignan ang iba't ibang obra ni Yehuda. Mapapanood mo naman ang mga behind the scenes drawing niya sa kanilang channel. Number 2, George Williams. Kilalanin ang professional caricature artist na ito na si George Williams. Nakilala siya sa pagdodrawing niya ng mga nakakatuwa at nakakaaliw ng mga caricatures na umaabot lang sa 4 hanggang 8 minuto para matapos ang kanyang minimalistic caricatures. Marami ang naaaliw sa kanyang talento, kung saan ay iniimbitahan siya sa mga iba't ibang events tulad ng mga weddings, paint exhibitions, at pati na mga car shows. Naitatampok din siya sa iba't ibang TV shows para masubukan ang kanyang talento sa pagdodrawing ng caricatures. Siya ay nagtapos ng pag-aaral sa Leicester DMU na may kursong graphic design. Talagang maienganyo kang magpa-drawing ng iyong itsura sa professional caricature artist na ito, at magulat sa kung ano ang magiging kalalabasan. Number 1, Robert De Jesus. Ang huli sa ating listahan ay isa pang anime lover na
na si Robert De Jesus. Siya ay may estilo sa pagdodrawing na kung saan ang mga ordinaryong litrato ay kaya niyang gawing isang anime tulad na lang nito. Makikita mo naman ang kanyang iba't ibang obra sa kanyang Facebook page na The Art of Robert De Jesus. Walang gaanong impormasyon patungkol sa kanyang sariling buhay. Ngunit base sa kanyang Facebook page ay nagtrabaho siya sa Radio Comics, Marvel at PlayStation Magazine. Nakakabilib talaga ang mga talento ng mga naitampok natin. Sinong illustrator ang pinaka nagustuhan mo sa ating listahan? Ibahagi mo na sa comment section below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesting topics natin. Kung na-enjoy mo naman ang ating episode ngayon, ay pindutin mo na din ang like button. Shoutout po sa ating mga viewers na si Kebs Apps, Sampure017 at sa aking pinsan na si Trisha. Kindly like din po ang kanyang Facebook page na Sneakers and Beyond. Maraming salamat mga Kaupog TV!